sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang libi sa kanyang kinaluluklukan dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabik bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang libi bayan ngayon nagbubunyi sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po na lagi naming ikaligaya na ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilit ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago magmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari
ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa niya ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami, at ang ilan sa kanila'y agad na nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Anupat, nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Inutos niyang maging isa ang tuntunin ng bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng mga Hentil ay sumang-ayon, at marami rin Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, 15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga damba ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea, kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan. Pinasusunog ng kamangyan ang mga tao. Lahat ng makitang balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling magtaglay ng balumbo ng tipan o sumunod sa kautusan ay ipinapapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain na mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing kong mamamalas, iyong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang masasama, kahit ako'y gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Yang mga masamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis, kahit aking namamalas, namamasdan, yaong mga taong taksil
na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, alleluia, inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho. At doon ay may isang lalaki na bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nito na nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, makabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, makabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng
Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit itong bulag? Pinagaling ng ating Panginoon. At mula noon, nakakakita na siya ng maliwanag. Ang pinakadahilan po, hiniling nitong bulag na pagalingin siya ng ating Panginoon. Sapagkat humingi ng tulong itong bulag, tinulungan kaagad siya ng Panginoon. Pinagaling kaagad siya. Ang ibig pong ipaalaala sa atin ng Panginoon. Kung meron tayong kailangan, lumapit lamang sa Panginoon. Hilingin natin ang kanyang tulong. Ipagkakaloob niya kaagad ang ating kahilingan. Sapagkat sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating tugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, Amang nasa langit, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o sa pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaunaway, tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ngayon at magpapalaya
pasawalang hanggan. Amen. Sa iyo muling ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo O Diyos O Panginoon lahat ay biyayang aming inampon aming kayahan ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo po ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga nang walang hanggang pag-iraw ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan na aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtangkal sa amin bilang liping kinirang, pari at hari na lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong liwanag bilang iyong angkan na may tungkulin na maglakad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya
kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay nihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay.
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng tadang kaparehan. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Amen. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Masisinda, matatakot,
kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawa at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsalukan namin na banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling kapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming kiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng bukay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumikan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao na nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.